tatlong salita na dapat mong iwasan banggitin sa harap ng customer mo. Ano-ano yung mga yon? Number one, eto lang. Alam mo kanegosyo, hindi mo siguro napapansin na medyo napapadalas na yung pagbanggit mo sa salitang ito. Alam mo kasi kanegosyo, medyo slightly offending po yung ganitong salita. Lalong-lalo na para po doon sa mga customer natin na limited lang yung budget. Bibili ng kalahating kilo ng bigas at isang lata ng sardinas. Pilit po niyang pinagkakasya yung kakarampot niyang pera para sa pamilya niya. Alam mo kanegosyo, instead na ang itanong po natin sa kanya is, eto lang, pwede po natin gawing alternative way of asking is, meron pa po? Or, ano pa po? Sa ganyang klase ng salita mga kanegosyo, mas magiging komportable po siyang bumili sa tindahan natin and who knows, baka maging suki pa natin siya. Number 2, hindi pwede. Para sa mga customers na mahilig mangutang at doon sa mga tao na nagtatangkang mangutang sa tindahan mo. Pero kung ayaw nyo magpautang, okay lang naman yan. Pero instead na gamitan natin sila ng mga offending words, pwede natin silang gamitan ng alternatibong pamamaraan or alternatibong pananalita. Te, pautang naman. Ay, hindi pwede. Instead, mga kanegosyo, te, pautang naman. Naku, pasensya ka na. Hindi muna sa ngayon. Oh, diba? Hindi siya masyadong harsh pakinggan, mga kanegosyo. Para hindi rin naman po mapahiya yung side ng customer natin na hindi natin nagawang mapagbigyan sa pangungutang niya. Alam niyo mga kanegosyo, yung ganito pong klase ng pamamaraan, pwede natin itong gamitin para doon sa mga customers natin na hindi natin masyadong kaklose. Pero talagang sadyang merong baong lakas ng loob para utangan tayo sa mga tindahan natin. Pero para naman doon sa mga customer natin na kaklose na talaga natin, yung bang tipong wala nang ibang ginawa kundi utangin ang utangin lahat ng paninda natin araw-araw, diba? Nakikita ka pa lang na nakabukas yung tinda mo, uy, pautang naman ako. Pwede na yung mga pambardagulang salita dyan, yung mga salitang kanto, ay hindi, lumayas ka dito. Wala pang ang buhay naman, utang ka na naman, lumayas ka dito. Pwede na yung mga salitang ganyan, kasi kaklose naman natin, baka tawanan nga lang po tayo yan, mga kanegosyo, diba? Kasi yan po yung mga salitang naiintindihan nila. Number 3, yung salitang wala. Alam nyo mga kanegosyo, sa isang tindahan, hindi po talaga maiiwasan ang pagkaubos ng paninda. Lalong-lalo na para doon po sa mga negosyo na very limited lang po ang puhon ng pinagagalaw. Kaya po nauubos ang paninda. Kaya kapag may nagtanong, te, may pansit canton kayo? Ay wala. Alam mo kanegosyo, kapag ganyan ang sinagot mo sa customer mo, ikaw na mismo ang nagbigay ng tuldok sa customer mo. Ikaw na mismo yung nag-shutdown para po doon sa future transaction ninyo. Alam nyo kasi mga kanegosyo, ang mindset ng tao kapag narinig yung salitang wala sa'yo yung hinahanap niyang produkto, sa susunod na bibilian, hindi na sa tindahan mo yung punta. Kasi magkakaroon siya ng recall sa utak niya. Yung huling naging experience niya sa pagbili sa tindahan mo, yung salitang wala. Ay, wala dyan. Doon tayo sa kabilang tindahan. Diba? Eh, paano kung that time meron ka na? Alam nyo mga kanegosyo, instead na ang sabihin natin sa mga customer natin ay wala, ang sabihin po natin ay, nako, sorry, naubusan ka. Hayaan mo bukas, meron na ulit. Mga kanegosyo, wag na wag po tayong papayag na makaalis yung customer natin nang hindi man lang tayo nakakapagtanim ng reminder sa utak niya na naubusan lang siya nung produkto na hinahanap niya at bukas meron na po ulit available sa tindahan natin. Ay, bili ako pansit canton. Doon kila ate. Baka meron na siguro yun. Sabi niya kasi kahapon naubusan lang ako. Sabi niya meron na daw ngayon. Ako bibili ako, teka lang. Diba, nakita mo yung punto kanegosyo? Ibig sabihin, nagkaroon ng dahilan yung mga customer natin para bumalik sa tindahan natin. Ayan ang kapangyarihan ng mga salitang binibitawan natin sa mga tao. Kaya siguraduhin natin na pipiliin natin ang bawat salitang lumalabas sa bibig natin kapag kakaharap natin yung mga customer natin, lalong-lalo na yung mga suki natin. At yan, ang tatlong salita
na kailangan nating iwasan sa harap ng mga customer natin. Mga kanegosyo, kung meron po kayong natutunan sa video sa pinag-usapan natin ngayong araw na to, share mo naman para matuto rin po yung iba. At kung meron kang mga salita na gustong idagdag, comment mo dyan sa baba, mga kanegosyo, para matuto rin naman kami sa'yo. Huwag mo sarilinin yan, bahagi mo sa amin yan para sabay-sabay po tayong umasenso. Para po doon sa mga bagong kanegosyo natin na ngayon lang napadaan sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin, click nyo po yung follow and or yung subscribe, kasi araw-araw po ako nag-a-upload ng mga ganitong klase ng video para araw-araw tayong magkita. Para po pala doon sa mga kanegosyo natin na interesado rin po gawing business yung Volt Charger, ang charger na sa kalam. Alam nyo mga kanegosyo, supposedly dapat ituturo ko po sa inyo yung business model ng Volt, kung paano po tayo kikita doon, pero kailangan ko pa po siyang puliduhin, pag-aralan. Nang sa ganun mga kanegosyo, maidetalye ko po sa inyo ng napakaayos at maiintindihan ang bawat pag-uusapan natin regarding Volts. Pero kung gustong-gusto mo na po talagang gawin yung negosyo at excited na excited ka na, kasi ako, excited din ako gawin yung negosyo kasi sobrang ganda ng business model nila mga kanegosyo. Ang laki po ng posible nating kitain dito. Kung talagang excited ka na, click mo na lang yung Facebook page nila, nandyan yung link sa comment section sa baba. Sabihin mo lang, nakita mo yung Volts kay Mark Salazar. Sila na po ang bahala sa inyo. Okay? So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat po. Kita-kita tayo ulit.